Mahigit sa 3 bilyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska sa isang bodega sa Mexico, Pampanga. Ang mga iligal na droga sinubukan pang itago sa mga packaging ng chicharon at dog food upang hindi ma-detect ng K-9 units. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Panahon na para sa panibagong paraan ng pagtuntol sa mga sangkot sa iligal na droga. Ito ang pinatunayan ng Department of Justice matapos nilang masabat ang higit kalahating tonelada o nasa 3.8 billion pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isang warehouse sa Mexico, Pampanga. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ito ang pangalawa sa pinakamalaking halaga ng droga na nakumpiska sa ilalim ng administrasyon ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Katuwang naman ng DOJ dito, ang Philippine Drug Enforcement Agency, National Bureau of Investigation, Bureau of Customs, at National Intelligence Coordinating Agency. 6:30 in the evening, when we officially confiscated the goods that are there, most of these drugs are brought here via the Bureau of Customs, via containers, or via bulk shipments being brought in through our ports. Kaya ang concentration natin, kung paano natin maaawat ang pagpasok ng droga sa ating bansa. Posible naman anya na galing sa Thailand ang umano'y droga. Aminado si Remulla, pahirapan nga ang pagtuntun dito. Kahit nga K-9 units pa, nahirapan. Tinago din kasi anya sa mga balot ng chicharon at dog food ang umano'y droga. Very, very sophisticated ang methodology nila. Even when it comes to K-9 was not as effective as they should have been. Perhaps we have to retrain some of our K-9. To be able to be more sophisticated in trying to smell the drugs. Hindi pa tinukoy ni Remulla kung sino ang nasa likod ng pagpapasok ng naturang kontrabando. Pero kilala na nila at tinutuntun na ng NBI ang mga personalidad na sangkot dito. Kasama rin sa iniimbestigahan ang Bureau of Customs at iba pang ahensya ng pamahalaan at mainit naman ang mata ng investigasyon sa Subic Port. Subic ang mainit ngayon. Actually, Subic rin ang aming na-pinpoint na source ng agricultural smuggling. Subic din ang na-pinpoint namin ang source ng maraming smuggling sa bansa. That's why we have to watch over Subic. And from then on, we have to watch over our ports. Ang ating tinitingnan dito, kung yung workings ng lahat ng government offices that can possibly interdict it, kung paano nakakalusot sa kanila pagdating ng panahon. We're working with customs now. Tiniyak ni Remulla, isa lang ito at posibleng may mga susunod pa na operasyon ng illegal na droga. Ito na kasi ang direksyon ngayon ng pamahalaan, ang tugisin ang pinakaugat at pinagmumula ng droga sa bansa. Luisa Erispe, para sa Bayan.